tawagan niya ako sa numerong ayoko palang sabihin. May attitude pala ako. Bakit? Sa gusto ko lang. Sige na nga. 832-6171. Ops, walang ulitan. Kung hindi mo narinig, bahala ka dyan. Or 1-800-10-100-568-3. Magandang ano po, magandang 924 ng Wednesday sa atin lahat, mga kaibigan. Maski lahat ng mga taga-Maynila, Baclaran Day. Kahit gabi, Baclaran Day. Bakit ganun unfair? Alam mo, Valentine's Day. Dapat, di ba, Valentine's Night pag gumabi na. Di ba? Wag kang unfair. Diyos. Aonsi na ngayong Nobyembre, mga kaibigan. Nare-realize nyo ba, ilang araw na lang Pasko na? Pasko na, wala ka pa rin jowa. Ikaw akong bata. Taon-taon na lang, wala kang kasama sa picture taking. Taon-taon na lang, ikaw ang taga-kuha ng picture. Diba? Oh, sige, kuha na mo kami. Ikaw wala ka naman partner. Ganun lagi sa'yo. Kawawa. Hoy, hindi kita inaasar. Diba? I'm just trying to tell you the truth. The truth and nothing but the truth. Maligaya ang makikinig po sa mga nakaantabay sa atin, mga kaibigan, yung mga nanay na naglalaba. Ooh! Naglalaba ka na naman, nay. Pinabati ko yung mga, ano, mga kaibigan, ha? Yung mga nanay na nung first life nila, kung naniniwala ka sa reincarnation, sila ay vacuum cleaner. Diba? Kasi walang ibang ganoon, maglinis ang bahay. Kung kala mo, mababaliw kapag walang, ano, walang, hawak na, walis. May mga ganyan nanay, no? Yung, minsan parang masat na lumutang ka na lang sa bahay nyo kasi parang nanay mo. So, pag naglakad ka ng medyo may kadunihan yung ano, paa mo, susunod na ka niya may dalang walis. Parang nanay ko to. Ay, nako. Maligaya ba kayo sa mga tatay? Di ba? Oo. Nakakala mo, ang daming tinapos sa trabaho, pero wag ka. Nagugas lang pinggan, nakala mo, bung... Mga tatay pa ganyan na nagugas ang pinggan, pagod na, eh, grabe na pagod ang hugas ng pinggan. One time ka lang nagugas, mga tipo once a week, di ba? Yung kasama mo, araw-araw nagugas, 3 times a day, tapos hindi nagre-reklamo, tapos ikaw, tsura mo, buh! Tawagan niya ako, mga kaibigan, ha? Kasi po yung caller kanina, binabaan ni Richard. Oo nga! Hindi ko alam kung bakit, alamin ko mamaya. Sabi na, narinig ko si Richard eh. Hello, Love Radio. Sabi niya, hindi, wala! Sabi niya, huwag ko dyan. Main tulo. Baka meron siya. Psst, eh, ate, meron ka? Tengi ako. Teka lang. Ano ba meron ka? Mapakain mo sa akin. Ay nako ha. Ay pinapatid ko yung mga dalaga, mga kaibigan, kumbaga na wrong scent daw ha, sa kanilang crush. Umaasa ang magre-react yung crush nila. Ha? Wrong scent ka po. Yun, hindi nag-react. Dead. Ako, bata. Wala. Wala ka man lang ginanda sa paningin niya. Yaan mo na akong ganyan. Binabaan na naman na Richard. Tawa, dali. 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Binabati ko yung mga malalamigang Pasko, mga kaibigan, yung mga ang kanta ay I'm dreaming of a white Christmas just like the one I used to know. Oh, aminin natin, hindi lang ako ang alam yung kantang yan hanggang sa part na yan lang. Tama, mali. Tama, o. Hindi, yun totoo. Alam ko, alam niyo yung kantang yan, pero hanggang sa part na yun lang. Tama, ha? Pagpatak ng next line, pag-aham ka na lang, gaganun ka na lang. Di ba, ano? Tutog. I'm dreaming of a white Christmas just like the one I used to know.
Ops, yan na lang yan. Aminin niya, madaming ganyan kanta. Halimbawa, yung kanta na, ano, na, ng Dawam na Last Christmas. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Yun lang alam mo, uulitin mo lang. Last Christmas. Tama, mali. Tama? I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Uulitin mo lang. Last Christmas. Huwag kayo, alam mo kayong style nyo. Style ko rin yan. Nagkawala na ba? Hello? Hello po. Hello. Sino ka? Sino po? Sino yung nahanap mo? Si Papa Jack po. Kalalip yung mundin mo. Si Papa Jack po. Ate, bumubulong ka. Hello po. Laka, kukunin ka ng undin. Hello, huwag naman po. Takasan mo na kasi. Malakas na po. At magaling ka pa sa akin. Hindi malakas eh. Dikit mo sa labi mo yung phone, lakasan mo. Hello po. Ate, wag kang lalakas. Yung normal na lakas lang. Okay po. Yan. Bakit ilong na ito? Hello po, Papa Jack. Rose! Po. Nangarap ka ba na makakapag-asawa ka ng pangalan Jack? Ganun? Sana po. Manood ka naman ng Everyday I Love You? Hindi po. Wala ka doon. Dapat nanood ka. Busy po lagi eh. Hindi ka makakapag-love life kung ganyan ng ganyan. Kaya ako nga, ito nga po problema eh. Ako nga ang busy. Hindi na nakapanood nga ako ng Everyday I Love You eh. Wow. Oo nga. Both. Pero syempre na, pagpasok ko na siya, kunyari hindi ako kinikilig. Siyempre, lalaki-lalaki. Pag ibang kasama ko kasi, puro babae eh. Paglabas namin, wala lang, sakto lang yung pelikula. Pero pagdating ng CRE, grabe, kinikilig ako. Rose. Pa. Anong ginagawa sa buhay? Ano pa? Wala. Sabi ko, anong ginagawa mo sa buhay? Ano po, nagtatrabaho po sa isang bakery. Ala? Nagtatrabaho po sa isang bakery. Talaga? Opo. Pag ba nag-work sa isang bakery, dapat maging bakey ka din. Mga baker, opo. Wala tanggap ko ba kagad? Meron ka bang advantage, ganun? Di ba? Meron ka bang edge, di ba, pag nag-a-apply ka? Opo. Opo daw. Wala, nagkinakabahan po ako, Papa Jack. Anong ginagawa mo sa bakery, ate? Nag-ano po, tindera po. Magkano ngayon ang isang kabayan? Kabayan? Hmm. Wala po kami nun. Baka wala? Hinga! Walang kabayan sa inyo? Wala po. Halimbawa, ano? Pandelimon, magkano? Ano po? Nasa 20 pesos po. Ang alin, magkano kalaki yun? Kalakihan lang po. Di ba may 5 peso? Mas ano po, dalawang doble nun. Nagpa 5 peso na tinapay. Tapos 20 pesos? Huli ka lang dalawang 5 pesos. Ay, nanloloko kayo ah. Yung 20 pesos ay kasi laki ng dalawang 5 pesos pag umuli ka. Opo. Eh di umuli ka ng dalawang 5 pesos. Di ba? Ay nako. Kaya hindi ta. Ganyan-ganyan ako naloko nung ano ako, college ako eh. Sinabihan ako, bili kaya banyo. 30 na lang isa, 30 isa. 3 for 100. Nakakalaw na katipid ako, walang niya. 90 lang pala dapat. Di ba? Tama, di ba? Hindi niya isipin. Nakakalaw na katipid. 3 for 100. Ikaw, oh my God. 90 lang pala. 90 lang pala. Walang ginaloko ako dun, ha? Tapos ikaw, ate. 5 piso? Yung 20 yung laki ng dalawang 5 piso? Oh. Nah, ba't ganyan kayo? Hindi tama yung ginagawa niyo. Malaki naman po. Wala na, nabanggit mo na. Dapat yung 20 pesos na ano, pandilimon, ay sinlaki ng 4 na 5. 4 na 5 talaga?
Ang mahal po kaya yung ano? O, di ba naman bumili ka ng 5 piso pandilimon? O, ay! Itandera lang po ako. Gabagay, tama ka dyan. Magkano ang mamon? 5 piso po. 5 piso. Magkano ang pandiregla? Meron po. Ha? Hoy! Hindi ko po kasi kabisado yung tinapay na niluluto nila eh. Hindi mo alam yung pandiregla? Hindi po. Ano ka ba once a month yan? Depende sa araw. First day, medyo. Kapag-kap naman, nanginginig ako eh. Kapag nanginginig, ginaano ka ba? First time ko po kasi tumakas. Nung first time ko, nanginig din ako. Kaya okay, normal. Normal yan. Talaga pag first time. Nga po. Ay, nako. Sige na. Ate, sama ka. Saan po? Sa journey ng buhay ko. Eh, meron na po kayong ano eh, kasama. Journey lang, naku, mag-minibus lang tayo. Namang iniisip mo? Namang journey na sa utak mo? Hindi. Naniniwala kasi ako atin na life is a journey. Diba? It's made meaningful by the people you travel with. Sama ka? Opo. Okay na lang umalis. Wala na kayo. Ayoko na pala. Kawa ng tawa po yung kasama ko dito. Sa kabang part na ano ng Paranaque? Ano po? Sa may Port State. Ha? Port State po. Port State? Apo. After ang third yan, no? Tama? Opo. Tama? Gusto nyo, tumama ako dyan. Sige na, magkwento ko. Napakilakas sa mga atin. Naiinis na akong kakaulit. Hello. Ha? Kwento ko lang. Hingi lang po ako advice. Kasi may asawa po ako. May dalawa po kaming anak. Hmm. Tapos? Teka lang po. Hello. Kulit naman ito. Nagkapatid ko. So, ano po, kasi po yung nauna po, meron na po siyang ginawa na parang pinalagpas na kahit paano. Nagkaroon po siya ng anak sa una. Sino yan? Yung asawa ko po. Okay. And then... Teka lang, dalawa ng anak nyo. Apo. Tapos, kumbaga, habang kayo, nakabuntis ng iba. Apo. Nakabuntis po siya ng iba. Ilan taon na yung panganay nyo? Nung time po yun, mga 5 months yung anak ko, yung babae. And then, 5 months din buntis yung girl. So, parang, ano po, masakit. Kasi, nalaman ko po, kapanganganak ko lang ng 5 months. And then, nalaman ko na buntis yung babae 5 months din at matapang pa sa akin. Ano sabi sa'yo? Hinamon ako. Sabi ko, hinamon ka ng ano? Sabi niya, kung magdidemanda ka, edi magdemanda ka, bakit may abogado ka ba? Ako meron na. Sabi niya? Opo, ng babae. Ako, may iwas ako sa mga ganyan, pero alam ko magawa, susundan ako eh. Oo. Tapos, ang nangyari po, di sa text lang naman po kami nagkumprontahan noon ng babae. Ano sabi siya ng asawa mo? Anong nagaganap to mga to? Bali po nung time na yon, wala po siyang alam na may idea na po ako na nagkakaroon ako ng text doon sa babae. Kasi dead ma po siya, as in patay mali pa talaga na wala po talaga siyang ginagawang masama. Hindi rin nagsabi babae sa kanya? Maniwala kung hindi nagsabi babae sa kanya. Yung kumbaga po, ang ginawa niya po, tinanong ko siya nung time na yon. Sabi ko, bakit mo ginawa yon? At ang sabi niya po sa akin, dahil daw po sa nagger ako, madalas kong sinasabi sa kanya na, bakit gabi ka na umuwi? Anong oras na? Sinong ka-textmate mo? Bakit ganyan? So,
So may ano po ako, nang para iba po yung pakiramdam ko na para po may ginagawa siyang mali. So tinatanong ko lang naman po siya nang ganun. And then sabi niya po sa akin is, kung ganyan ka, gawin ko na lang kaya yung sinasabi mo. And then ginawa niya nga po siguro nung nalaman ko na. Kumbaga, siguro po nagawa niya na, pero dahil sa nalaman ko na, ginawa, parang ano na lang din po na kasalanan ko. Kasi kaya niya nagawa yun. Yun ang sabi niya po sa akin. Pero nagawa niya na po ang sinasabi ko. Magalo, no? Opo. Parang... pero baga magalo na, gets ko naman. Opo. Kumbaga, ginawa niya, ginawa niya sa angkalan yung ano, opo, yung pagiging nagger mo. Opo. Pinahaba mo pa kasi. And then, yun po. Then, habang tumatagal po. Lalo sumasarap. Ay, sorry. Masakit. Masakit po. Habang masakit. Kasi, habang lumalaki yung bata, yung anak ko, and then, nabuntis na naman po ako sa pangalawa. So, ibig sabihin nito, Rose, dinadalaw niya yung anak niya doon sa isa? Wala po. Kasi po, sorry po, pero sa ngayon po, that time po kasi, hindi ko po talaga totally matanggap na nagkaroon po siya. Oo naman, mayroon talagang tanggapin yan. Nagkaroon po ng ganon, na halos naman po, ipaghain mo siya. Halos pag natutulog o lasing siya, pinupunasan mo, pinupulbuhan mo para lang may pakita mo ang pagmamahal mo, ang care mo sa kanya, na parang bata na hindi ko lubos maisip, Papa Jack, bakit kailangan niyang gawin yon? Na naging, kumbaga, naging mabuti na mga asawa. Siguro pagpanager, silosa. Siguro Papa Jack bilang isang babae. Siguro normal naman po siguro yun. Well, ayaw kong sabihin normal. Ano? Kasi baka gayahin ka. Lalo naman po kung Papa Jack. Hindi ako nagbibiro, ate. Mali yung ginawa niya, pero ayaw kong mag-ausapan natin. Di ba maniwala tayong normal yung pagiging nager? Kasi di parang sa sinabi natin sa lahat ng magpakanager. Kasi ang turo ko sa mga nakaantabay sa atin palagi, huwag kayong nager na walang dahilan kasi lalokohin niya kayo. Ito naman nangyari sa'yo. Opo. Pero mali yung ginawa, ate. Don't get me wrong. Mali yung ginawa niya. Di ba? Opo. Opo. Ayan po. Pagkatapos po, nagkaroon ako ng pangalawang anak. Bakit? Anong ginawa niyo? Parang... nakalimot na naman kayo. Hindi po. Siguro po, magaling lang siya magpaikot sa utak ko. Kumbaga, tinanggap ko po siya. Pero, alam mo po, meron pa rin pong alinlangan sa utak ko na baka nag-detect siya dun sa isa niyang... Oh, siyempre, may anak siya dun eh. Ako. So, sabi, and then, nung time na po yan, nagtetext din po yung babae, nagsiset ng picture ng bata. Sa kanino? Sa asawa ko po. Masakit man ate, pero ano, obligasyon yun, ano? Alam ko masakit ate, pero diba, kasama yun sa ano eh? Opo, alam ko naman po na kasama na po yun sa kumbaga napagdaanan namin kahit siguro Papa Jack, but hindi ko pa matanggap pa. So, nag-move on, hanggang sa nandito na naman po Papa Jack. Nangyari na naman po na... nakabuntis na naman. Hindi po siya nakabuntis. Nagkaroon po siya ng another party. May babae na naman po. Kala ko anong party yan. Nag-pretend po sila na magkaibigan. Best friend. Ha? Opo. And ang sakit, Papa Jack, kasi... kinumpronta ko sila dalawa. Although sa tawag lang yung babae, kinumpronta ko. Abahid ka pa nga, kinumpronta mo lang, di ba? Ang kakayurin ka mukha niya. Opo, yun na nga po, Papa Jack. Ang hindi ko lang paintindihan, bakit kailangan pa nilang... Kasi akong tanga, gawin akong gago. Gawin akong parang bata na walang pakiramdam.
bilang ina at ito pa'y sa papatagap. Ang babae may asawa daw at may tatlong anak. Ano nang lagay nyo ngayon ng anong asawa mo? Ano, manyak? Ano, sorry ha? Totoo naman eh. Ano nang lagay nyo ngayon? Ang communication daw min po. Teka, kayo pa rin ba o hindi na? Yan ang hindi ko alam, Papa Jack. Kasi nasa ano po siya eh. Nasa ibang bansa. Ah, anong bansa? Nasa Riyan po. Ah, nasa Riyan. Okay. Sila pa rin ba na babae? Hindi ko po alam kasi ngayon ko lang po nalaman na may nangyari pala sa kanilang... Well, ano ba? Eh, yun naman talaga yun, di ba? Ano ka ba? Ang lalaki, hindi yan mababae, ate. Kung makikipaglambingan lang yan ng walang kasamang sex, para lang malinaw sa inyo. Diba? Kasi kung gusto niya na ilambingan, may asawa naman yan eh. Oo. Ang inaano ko lang, Papa Jack, kasi may anak siya eh. Pareho silang may mga anak. Ganito, ano, Rose? Opo. Kasal ba kayo? Opo. Kasal kayo. Tatanong ko lang naman, ano. Ganito, hindi ko alam kung may magka... Kung kumbaga may mga... may connection pa yung idea ng kasal kayo. Ano? But, honestly, Rose, kung ako tatanungin mo, move forward sa buhay nang hindi nakasama yung lalaki niya. You know, one thing is proven over and over again. Ito na yung hindi niya kaya magpaka-honest sa iyo. Mahirap kasama sa buhay ang lalaking hindi kaya maging tapat sa asawa. Di ba? Yung ate, yung lagi sinasabi ito mga kaibigan, ano? Yung obligasyon, yung nararamdaman ng ninyong mga babae, obligasyon ng mga lalaki yan. Kung kinilig kayo, obligasyon ng lalaking ibigay sa inyo yan. Kahit hindi totoo. Diba? Mga kaibigan, you know, maintaining yung relasyon, yung love, hindi laging totoo yan. Masakit man pakinggan, pero hindi laging totoo yan. Kapag nararamdaman ninyo na kayo ang pinakamaganda sa buong mundo, hindi naman totoo yan. Tama, di ba? Pero obligasyon ng lalaki iparamdam sa inyo yan. At pag naramdaman ninyo, ate, o ano man ang maramdaman mo, negatibo na positibo, maganda man o pangit, iba, yun yung resulta ng ano ng kanyang pagiging responsable sa obligasyon niya. At malinaw na hindi siya responsable, ate, na bigyan ka ng magandang pakiramdam. Hindi, ito yung first time. Imagine mo ngayon, ha? Kasi, pupwedeng ang tinanong ko dito, ate, yung lalaki, kayo pa ba ni Rose? Pakasagutin niya ako ng, oh, kami pa. Iba kami naghiwalay, eh. Pero, ate, ikaw, para sa'yo, hindi na malinaw, tama? Opo. So, yan yung resulta ng obligasyon niya, ate. Hindi na niya kaya iparamdam sa iyo na mayroon pang security yung relasyon ninyo. So, wala nang point. Tama? Nagsabi naman po siya na kahit anong mangyari, pamilya daw po kami. Pamilya kayo, ate. Pero bakit meron siyang iba? Ikaw, pamilya kayo, ate. Bakit kailangan niya? Ba't kailangan niya saktan? Ba't kailangan niya lokohin? Ay, naku, ate. Napag-iwalay ka sa gagong yan. At hindi ko lang nga rin, ah. Na-chock slam ko yan, eh. Oo, tama na yan. I mean, let it go. Rose, ano? Tama na yung mga anak nyo, ugnayan nyo. Kasi, halimbawa, ngayon, gabi, umpisa mo tanggapin, hiwalay na kayo. After a while, ate, alam mo na yung direction mo. Hindi yung nag-aantay ka ng attention mula sa kanya, kung ano man ang sakaling ibigay niya sa iyo, nakadepende ka sa kanya, eh, parang naman tau-tauhan niya. Ate, nag-asawa ka lang, hindi ka nagpakulong, uy. Tama mo lang, hindi mo yung point na yan? Opo. Nag-asawa ka lang at hindi ka nagpakulong. Nahihirapan po ako, Papa Jack. Ano po? Nahihirapan po ako. Oh, nahihirapan ka kasi hindi mo alam kung anong inaantay mo. Tama mali? Opo. Oh. Huwag mo nang antayin ikaw na mag-desisyon. Buhay mo yan, ano ka ba? Hindi mo kailangan kompromiso yan. Alam ko, ate, na isinasaalang-alang mo yung mga anak mo, tama? Opo. Pero dalawang beses ka na sakripisyo. Naniniwala ka ba na twice ka lang niloko niyan? Twice lang nahuli mo. Tama? Kailangan nahuli mo. Ate, pero twice lang ba talaga? Ang dami niya, maniwala ka sa akin. Opo. Sabihin niyo, one time nga po. Sabihin niyo, nag-a-assume ako mga kaibigan, pero hindi lang yan twice. Opo. Twice lang yan nahuli. One time may naligaw na text po yan eh. Dapat pala yung text, nagpalit ng damit, nagbaliktad pa, naligaw. Ang sabi po, alam kong may pamilya
dapat alangan ka sa akin. Oh, pako. Anong paliwanag niya? May na wrong scent. Ang sabi niya po, paliwanag niya, yung, kaibig, yung, yung kasama niya daw po, nakitext. Oh, di ba? At naniwala ka, di ba? Ganun yun eh. Papa, naglagay ka na ng name tag di sa dibdib mo, di ba pangalan mo, Rosilalin Tanga nakalagay. Para lang na lahat. Tagma, grabe ka naman, Papa. Jack, di naman. O, di ang tag sa'yo. Naniwala ka eh. Bata lang. Oh, bata, 32 ka na. Kampaling kitang alpombra dyan eh. Aray ko. Makipag-iwalay ka na dyan. Wala nang pupuntahan niya. You are 32, ate. At hindi pa huli ang lahat para ano, maging masayang-masaya sa buhay. It's never too late. Diba? Sakto-sakto yung sinabi ko kanina. Life is a journey. It's made meaningful by the people you travel with. Sama ka? Sa journey ng buhay ko? Alam niyo, pag minsan ganda, maganda yung mga kaibigan. Marami akong nakakausap ng babae na, opo, kahit niloloko niya ako, Papa Jack, responsable naman siyang ano, tatay sa mga anak namin. Eh ano ngayon? Pag responsable yung tatay, utang na loob niyo na mabait siya sa mga anak niyo? Okay na lokohin na kayo, ganon? Hindi yung utang na loob sa lalaki kung mabait ako mana natin, responsable yan sa mga anak, obligasyon yan. Kailangan gawin ng mga lalaki yan, hindi yan utang na loob. Diba? Parang kayo ate, pag pinaghain nyo ang asawa nyo, nag-aayaw man kayo o hindi, hindi nyo utang na loob sa iyo yan. Dahil obligasyon mo yan bilang may bahay. Ganun kasimple yan. Pero hindi ibig sabihin na pwede ka nang lokohin dahil nagagampan niya obligasyon niya. Yun nga po sabi niya, Papa Jack. Hindi naman daw po siya nagkulang. Padala mo sa akin yung lalaki niya ate. Sampalin ko yan. Gago yan. Ikaw tanga ka naman. Bagay kayo eh, no? Napakatanga ka dyan. Ikaw ba gusto mong tumandang tanga? Kasi yung buhay mo, then, ang haba-haba pa ng buhay, pwede ba maging masaya? Diba? Pwede ba maging masaya, ate? Hindi pa huli ang lahat. Pwede wag. Ang hirap, Papa Jack. Ang hirap, ate, kasi ayaw mo at hindi mo kayang desisyonan. Opo. Oh, desisyon na natin ngayon. Eh, pag-iwalay ka na dyan. Tinawagan mo ako kasi alam mo may pwede ako itulog sa'yo. Tama mali? Opo. Oh, simple lang. Makipag-iwalay ka na dyan. Makakaibigan, I am never happy. Ulitin ko ha. I am never happy telling people na maghiwalay na kayo. Mukha ba magaan sa kalooban kung sinasabi yan? Of course not. Pero mas gustuhin ko nang malaman na kung ako man ang dahilan na napaghiwalay ko silang dalawa kaysa ate, kayo nga umiiyak ka namang gabi-gabi. Opo, tama po. Diba? Tama po. Nakakaisip nga, bakit nila ginawa? Bakit? Ate, kahit anong itanong bakit nila ginawa, walang sagot yan. Madalas mga kaibigan, hindi kayo makamove on, nagtatanong kayo ng mga tanong na wala namang sagot. At kahit masagot kayo, it will never make sense. Halimbawa, take for granted, mga kaibigan, bakit mo nagawa sa akin? May sagot ba talaga yan? Ito to. At kung masagot, ate, maniniwala ka ba sa sagot? Sinungalingan. Hindi, wala. Di, anong inaantay mo, ate? Gusto mo? Ay, sus, uretam na eh. Uretam tumanan na eh. Buwan manong na ng Okinga Road na eh. Okinga Road. Buwan nga road. Buwan manong. Ano daw? Hindi ko din alam. Pag Okinga Road, ibig sabihin walang lubak. Yung road okay daw. Balik nyo kasi. Buwan nga road! Buwan apo lang kayo! Apo ba kayo? Ang lola sa amin, apo lang kayo. Ang lola, apo ba kayo? Ay, nako. Rose, tama niya. I want you to live your life, ate, di ba? With your own standards, ate, of what is the real meaning of happiness. What is basic, mga kaibigan, when it comes to love? Di ba?
May mali po ba ako? Wait lang, may sinasabi ako, makinig ka. What is basic, mga kaibigan, when it comes to love? Love, di ba, should challenge you, but the bottom line is, di ba, should make you happy and fulfilled. Tama, mali. What is family? Di ba, sabi niya, pamilya kayo. What is family, mga kaibigan? Diba? Family, mga kaibigan, is someone you can go to and will never hurt you intentionally. Anong ginagawa niya sa'yo? Sinasaktan ka niya, ate. Binibigyan kanya ng ano ng uncertainty. Gago yan, tarantado yan. Pusa. Pag yan talaga nakita ka sa kanto namin. Abangan mo, Papa Jack. Mabuhit ako na. Alam niyo mga kaibigan, I know I say nasty things sa programa ko. Di ba? I say nasty things, period. Yes, I do. Hindi maganda pakinggan, pero I know that you agree with me. Ang taksa niya lalaki, hindi tarantado at gago, baka manyak, baka palam mukha, inayubak, buisit. Di ba? At pag natumuloy ka, Rose, na naniniwala sa kanya, eh ginagago ka na, ang tawag sa'yo ay tanga, mag-ingat ka, baka mag-level ka, maging bobo ka. Alam ko, pag na-promote ka dyan, ewan ko lang, magiging general ka dyan. Baka nyo, sa paradan, sa unahan ka. Bahala ka. Grabe naman. Oh, hindi, huwag mong payagan! Di ba? Huwag mong payagan! Hindi ako masaya, ate, na yung picture na complete family sa'yo ay mawawala. Pero complete pa talaga kayo? Perfect pa talaga yan pag complete kayo? Alam niyo, ang daming ganyan. Padyang, lumak po ako sa broken family po. Kaya kahit anong mangyari, hindi po ako magkakaroon po na broken family po. Diba? Kung hindi ka hiningal ako dun ah. Kung hindi ka nakikipag-iwalay kasi ate, kasi gusto mo lang ng kumpletong pamilya kahit hindi ka na masaya, nagloloko ka lang. Hindi dahil kumpleto kayo, hindi kayo broken. Ang kaibigan, uulitin ko kahit gagabi-gabihin kong ulitin to, we only have one life to live. Period. Pag naging malungkot ka sa buhay na ito, hindi mo pwedeng ulitin to. Walang extra life to. Hindi ito Nintendo, uy. Walang extra life to. Walang, uy, may coin ka pa dyan. Gusto ko pa ng apat na lives eh. Walang ganun dito. Pag malungkot ka sa buhay na to, that's it. You grow older, ate, ng malungkot. Wala nang ano yan. Walang reset button yan. Masaya ka ba? Sagutin mo ako, masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Hindi po. Oh, see? Baka nga ate, kahit maging kontento, hindi ka pa kontento. Magkaiba pa yung bagay na yan. Pasakan kita ng apat na mamon, tapos huwag kita bigyan ng tubig eh. Ang hirap na no. Apat na mamon, walang tubig. Yung apat na oras, malagkit pa rin yung gilagit mo sa tinga. Yung 4 hours later, malagkit yung gilagit mo. Bubblegum. Mamon, mabulgum. Ate, makipag-iwalay ka na yan. Atensya ka na, yun na pala ang payo sa akin. Ready naman po siya siguro, Papa Jack. Wala akong pakialam kung ready siya o hindi. Hindi siya pinag-usapan dito, ikaw. Kasi ate, kung siya i-consider mo, di ba, kinonsider ka ba niya? Ngayon, ate, habang umiiyak ka sa radyo, I am sure, ate, nung nakikinig ka sa akin dati, opo, sinabihan mo ang sarili mo na kahit kailan di ka tawag sa akin. Makakolar siya pa, tsaka kakakorni, miyak-iyak pa, tigas ng ulo. Di ba? Paraming nga po gusto tumawag. Eh, kasi nagka-problema ka na. Hindi, matagal na po. O, kita ba? Tagal mo na yung problema? Opo. O, ayusin na natin ngayon. Kapag-iwalay ka na dyan, uray, tam to na nai. Magbabain ka rin, raman ka rin. Nyakan ka, black. Hahahaha.
Nagpapadyak. Naawa ako sa dalawa kong anak. Mas nakakaawa ate sila kung makikita ka nila ate na umiiyak palagi. Alam niyo ba? Alam niyo ba kung gaano kabigat sa mga anak na makita ang nanay na umiiyak palagi? Pag ganyan, hinihiyan mo yan ate. Tinuturoan mo lang sila na kamuyan yung tatay nila. Hanggat may respeto pa sila sa tatay nila ate, huwag mo nang hayaan na lumala pa yan. Para pag-iwalay ka na. Dali na. Gagawin natin yan. Ano pangalan ng asawa mo? Ang iyong future ex. Ooh. What a term. Future ex. Hayop yan. Ah, kung may... Ano pangalan? Ronald. Ronald Riyadh, di ba? Riyadh, tama? Opo. Ah, kung may nakakilala kay Ronald ng Riyadh, asawa niya si Rose, pakisabi sa kanya, gago siya. Tarantadong hayop yan. Pakisabi! Ako nags... Oh! Di ba? Pasensya na, ha? Pero pakiparating lang. Buisit ka mo siya, manyak, pakisabi, manyak, irresponsable, bastos, gago, tarantado, makapal mukha, dimunyito, pakisabi sa kanya! Mukha bang takot ako? Eh, okay, lalayo naman eh. Hindi niya ako makikita. Magtatago ko. Basta pakisabi sa kanya. Say sorry, thank you, and goodbye. Ronald. Wait lang. Agad-agad ka naman. Sabi mo po. Agad. Ready, ready ka. Handang-handa ako. May team song ba kayo? One in a million. Larry Graham? Opo. Nakakaubo kantahin yan para kumain ng pulburon. Di ba? You're one in a million chance of a lifetime and love your passion. Yan yun ba yun? Opo. Oh, wag yun ang pag-play natin. Baka may hindi matuloy itong pakikipag-iwalay na ito. Ano na lang? Alam ko na! Viva forever! Alam niyo ba kasi yan? Spice Girls, diba? Hasta mañana. Akala ko manyak. Always be mine. Manyak. Viva forever. Like the sun. Manyana. Akala ko po manyak. Oh, anyak siya. Akin yan. Viva forever, pwede. Ano? Huwag yun. Ang maganda ka na dyan, 21 ka, sa katutok sa kanya lahat. Sinisigil niya po ako lahat, Papa Jack. Ano pa nga ba ang gawain ng mga lalaki? Di ba ganyan ang lalaki? Ang mga lalaki ganyan, makin pa nag-sorry? Wala nga po, hindi nga po nag-sorry. Oo, oh, hiwalayan mo yan, Ted. Pag nakatagpo ka na magmamahal sa'yo, iwan ko lang, padala mo siya ng selfie yung dalawa. Buisit yan. Dapat nga dyan, pinapakulong mo yun, banda mo yun. Matapang nga po si Ted. Oo, yung mga ganyan eh. Ay, teka lang. Iniwasan ko lang korte. Pero yung mga matatapang, nakaw! Matatapang po sila. Parang ako pa po yung may kasalanan kung bakit ginawa niya daw. Ate, ilang dalawa. Oh, sige na, okay na yan. Makipag-iwalay ka na lang para hindi kayo mapuno ng galit. Ha? Okay? Okay po. Game. Oh, Ronald? Ronald. Sorry. O, di ba napangiti kita? Relieved kahit paano, Papa Jack. Kaya mo yan, push. Na halos lahat po, ganun yung advice. Halos lahat po nagsasabi talaga na I need to let go. Mm-hmm. I need to move on. Hindi, actually, ate, dapat ang tamang, ano, ang tamang term ay... Free yourself. Well, move on, ate, yes. Let go, oo naman. Well, palayayan mo yung sarili mo. Yun yun. Sarili mo naman isipin mo, ate. Yung magpapasaya sa'yo.
Diba? Opo. Alright! Rock and roll to the world! Thank you, Papa. Nasaan ka man ngayon? Madapa ka sana. Hindi naman. Huwag yung madapa. Masubsob ka sana. Lip niya eh, no? Masubsob ka sana. May karma. Yeah, sana magkaroon siya ng magandang buhay, no? Oo, magkaroon sila ng magandang buhay. Sana mahuli na sila muna at na maayos niya. Opo. Ayaw po, mami niya. Anyways, Rose, salamat sa pagtawag, ha? Thank you po, Papa Jack. Thank you. God bless you. Thank you and po. And good luck to you. Advance Merry Christmas. Same to you po. Merry Thank Christmas. Thank you. Yeah, alam mo yung kantang ano, kinakanta ko kanina. Yung White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas. Ang ganda lang alam mo, no? Just like the one I used to know. Oh, ulitin mo lang. I'm dreaming of a white Christmas. Inulo lang alam mo. Just like the one I used to know. Ulitin mo lang ulit. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, save me from tears, I'll give it to someone special. Ulitin mo lang. Last Christmas I gave you my heart. Puro dulo lang po, alam ko. Thank you sa pagtawag. Thank you po. I will pray for you, ate. Thank you. Pero kahit anong dasal ang gawin ng kahit sino pa man sa paligid mo, kung hindi mo tutulungan ang sarili mo at hindi ka mag-iisip-isip, it will not matter at all. Diba? Opo. Oo. Kumanta ka na lang, it don't matter to me. Nobody wanna see us together, but it don't matter now. I got you. Kapisado po yan ang anak ko. O di wag na pala. Salamat sa pagtawag. Thank you po. Bye-bye. Thank you po, Papa Jack. Si Rose, mga kaibigan, ng Paranaque. Ay, nako. Namiss ko yung April ba? Bigla kong namiss, mga kaibigan, mga barangay fiesta sa amin. Di ba? Yung mga barangay fiesta sa amin na ang dekorasyon ng dance area ay ano? Ay mga bumbili ang may nakaglaylay na mga strong kung ano-anong shape na. Di ba yung nakataob na pantakip ng ulam dapat yun eh? Di ba? Ay, nakaw! Tama, di ba? Pantakip ng ulam yun, tapos nilalagay na strong na ano, na tinahitahi. So malaking arko, kala may Eiffel Tower sa gitna, di ba? Pag may sayawan dance floor, sino mauna sa gitna na ilalim ng Eiffel Tower, sikat, gano'n. Magsayawan ng mga to dito. Uy, nakami mga taga-manawag dito, mga kaibigan. Makakapunta kayo manawag ngayong ano, mahabang ko ano? Malamang, no? Makapunta ako manawag. Pag-pray ko yung ano. Kaya sa akin kanina. Sinihan ko lang si Pony. Ay, ano ba yan? Nalaban niya, gumanti ako. Ay, nako. You know, mga kaibigan, akala niya, alam mo, the last, people would think and feel like, I'm so okay going on air. I'm not. I don't feel actually okay tonight. I'm going through something terrible tonight. Diba? Pero kasama ko naman kayo, di okay lang. Ang drama ko, napingin ang pera. Hindi po. Ito lang mabigat niya, pag may pera, pag! Okay na pala ako. Sabi, joke lang. Hello kay Tita Jo, Tita Ella, Tita Linda, ang Abila family, o Abelia family, ang Navares family, Minyosa family. Hello to my baby Alaya, Alia Joy, and from Loli. Ayan. Na apelyido niya ay Pop yan, Lollipop. May ba lang? Ang JM Company, GTM Company, Hoku Taiwan. Taiwan! Hello lang. Actually, Kuya Olan, Ray, Mami Presi, Isay, Rose Ann, and Chrisel from Zenny and Lion. Lalaine Manilags, ano to? Sil?
Seal? Okay. Do not accept if seal is broken. Seal Steven, medallion, mga taga Los Baños, Integrated School, Philippine School in Qatar, at sa mga taga Don Manuel Rivera National High School sa Pila. Yeah. Pila, Laguna, di ba? Ito sa Bundi may pila din. Yung mga nagsasakay sa gitna ng daan, pila na dyan. Nasaan ka man ngayon, mag-ingat ka sana. Yan ang tanging dasal ng churvang nag-iisa. Si Chia at si Miss Mel ng PC Park at lahat ng staff ng PC Park. Nagkano kasi kanina gitara ba, kaibigan? I discovered a store. Anong mall to na sa ano, kanto ng ano, Pasay? Tsaka ng LRT, MRT, yung ano, Metro Point Mall, yung PC Park. Yung mga second na gitara na magaganda, meron silang paninda, ganda. PC Park, meron sa kubaw mga kaibigan. Nagpunta kami na recharge. Hindi pala second hand tawag, mga pre-loved. Mga pre-loved. Oh. Guitars. Ganda mga kaibigan. Ano yung mahilig ko sa gitara mga kaibigan, diba? Mga nagano kayo mga sales, eh? Jmel, maligayang pakikinig ka. Nakikinig lagi yung store natin, nila sa atin mga kaibigan. Nasaan ka man ngayon? Nailisis tuloy ako. Mag-text ka sana. Yan ang tanging dasal ng pusong nag-iisa. Uy, nga pala. Happy birthday sa akin, Ninang Maganda. Ninang Ay-Ay, Dilas Alas. Party niya kanina mga kaibigan. Actually, invited ako at my wife. Nagpunta kami. 6 p.m. Pero umalis kami agad ng 6:30 kasi nagpa-attendance lang talaga kami. Nagpirma lang kami sa logbook. Nag-iisip pa ang mag-asawa kung pagdating ba ng 6 p.m. may pagkain na ba? Kasi kakain lang, aalis tayo kagad. Kasi kung hindi ako umalis ng 6:30 mga kaibigan, hindi ako makakarating dito. Actually, I left the party. Pag dumating ako ng 6 o'clock, 6:30 ako umalis. Dumating ako dito ng 8:40. Thinking na i-Rodriguez lang ito ha. Di ba kalain mo yan, ha, mga kaibigan? Hindi ako nag-commute, may sakyan pa kami dala. Ganong ka-traffic, like, oh my God! So, hindi na kami nakikita nung may birthday. Oo. Ninang Ay-Ay, happy birthday sa'yo. Alam ko hindi ka nakikinig dahil nagpa-party-party kayo dyan. Ang team ng kanyang party ay Mickey and Minnie Mouse. Oo, Mickey Mouse, Minnie Mouse. Yun ang team, eh. Kaya ang problema, sabi ko, Ninang, sabi ko, hindi ata ako makakadating na nakasuot ng Mickey Mouse at Minnie Mouse kasi nag-utos ako kahapon yung kasama ko pumunta ng mall para bumiling costume. Ang nabili niya, panted bra tsaka brief. Kapangit akong dumating yung lasuot namin. Makapasok kaya kami ng building. Wala, di mo darating kami yung asawa ko naka-panted bra, Mickey, Minnie Mouse. Ako Mickey Mouse, brief lang. Magdalawang ears na malaki. Ayaw nga! So, ayan. Happy birthday, Ninang Ay-Ay. For the first time, mga kaibigan, na-meet ko si Brother Bo Sanchez kanina. Na-meet ko siya, Chad. Andun siya, nag-picture kami. Nice meeting you po. Tsaka si, si Father Eric Tan. Ay, Eric Santos. Eric Tan. Eric Santos, ayan. Sir Eric Tan pala yung ano, meri ng PFD, sorry. Sorry, napagpalit-palit ko na. Sir Frederick Tan, hello po din sa mga taga-TFD, maligayang makikinig po sa inyo. Ay, congrats ha, kaya na, kay Ispatsy, for the brand new gift, na maligayang makikinig. Si Sir Howard, the Metro Bank, ay nakaantabay. Happy listening to our children, Princess Queenie and Jara, especially atin ni Fortuna, God bless. Howard and Jody Meneses. Maligaya ang pakinginig. Nakaantapoy daw ngayon, si Chin. Hello kay Chin from Biik. Talaga, yung Biik yung text. Pakaibigan, meron pong ano ha. Tuloy na to. This coming Saturday, hindi na tuloy last time mga kaibigan eh. Diyan po sa Barangay Novaliches proper, Quezon City. 3 to 6 p.m. Ayan ha, SB Plaza. Alam mo to, Chard? Ha?
Ito yung ano, di ba, pagkaliwa mo lang sa may intersection ng Novaliches Bayan. Di ba? May park dyan, tapos may katabi para dahan ng bus na pula. Ano, siya nagpunta? Morning, ah, wala sila. Madaling araw sila kapark dyan eh. Ano ba? Minsan nakabalagbag sila sa kalahati ng bukas. Pag tawid mo, security bank. Kita mo? Konting lakad may tulay. Sa kaliwa may Meralco. Bayamat mo din. This Saturday, mga kaibigan, oh, ang barangayan event ng Kremtap. Mm. Teka lang, dapat may ano, sound effects. Oh my God. May coffee. My coffee, it's creamier. It's better. It's cramped up. Ang galing. Ang showbiz ko doon. Tinry ko, mga kaibigan, yung 3-in-1, akala nyo pag 3-in-1, kompleto na yung lasa, mga kaibigan. Lagay nyo ng ano, yung cramped up. Mas masarap. Totoo nga! Walang halong etches, mga kaibigan, ha? Alright? Ay, nako. Bala kayo, di wag. Pero ako ginagawa ko para maging close tayo. O nga, Kremtap Barangayan Event this coming Saturday, mga kaibigan. November 14, 2015, Saturday, Barangay Novaliches proper, Quezon City. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. 3-6 p.m. mga kaibigan. SB Plaza ang tawag dyan eh. Oh, Sunny Del Monte Plaza. Ito natin mistaken. SB Plaza. Malapit yan sa ospital eh. Tama, Chard. Ganito yan. Sige, para alam natin. Kunyari, ay, galing ka ng Sakre. Diretso ka pumuntang bayan. Makadaanan mo sa kanan, yung LTO. May bagong highway sa kaliwa. Huwag kang kumaliwa doon, diretso ka lang. Diretso ka lang. Tapos, mararating mo yung palengke sa kaliwa at kanan, magkatapat yan. Pero mas marami yung parinda sa kaliwa. Pag tumingala ka, may makikita kang motel. Alam mo ang pangalan. Girls, pag dumaan kayo dyan, ang kasama niya ang boyfriend niya, huwag niyong basahin. Kasi ang pangalan ay Hotel Moco. Kasi pag narinig ka ng jowa mo, minasa mo, Hotel Moco, baka sabihin ng boyfriend mo, oh, tara na. So, read silently kung hindi ka willing. So, diretso ka lang, ang tumbok noon, simbahan. Kakanan ka. Pwede ka rin dumiretso, may daan dyan, shortcut. Pero ang tawag ng kinder, nung kinder tayo, shortcut. Shortcut. Kumanan ka, sa kaliwa, makikita mo yung Mercury Drag McDonald's. Ang katapat niyan ay maliit na entrance ng Go Go Sogo. Come on. Kakaliwa ka sa kanto. Pag kaliwa mo, yan, ilang tumbling na lang sa kanan, ayan, SB Plaza. Okay? Alright. Nahirapan ko kayo, di ba? O, oh, ito, mas madali. Green Highway. Oh, yung dulo, doon, o. Oh. Tapos, pagkating mo ng Maliches Bayan, ang gulo niya kasi kausap, eh. Kasi mga taga-manawag doon, kukulit, eh. Bakit ibigin tawagin niyo pa ako at 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Wala man nagtext sa akin. Sabi ko, sama ka ba sa journey ng buhay ko? Sabi ni Joanne Mendoza. Sige po ba? Hindi, maiwan ka. Wala kang ticket. Masaya ba kayo sa akin sa programa ko? Thank you, ha. Yan naman ang hili ko sa buhay, mga kaibigan. Oh, yung kahit na bad trip kayo, kahit ako, mga kaibigan, honestly, bad trip ako kanina. Diba? Pero pagdating sa office, magkakasama tayo. Kaya paano mapapasaya, diba? And that's my intention, diba? To make someone's day better. Kung may isa, dalawa na pasaya ko, masaya na. Eh, kung marami kayo, di yan, saya na ng buhay ko, diba? Sana nga yung bilang ng mga tao na mapangiti ko gabi-gabi, ma-convert ko sa cash. Ayan naman ko siguro, mag-agib mo na piso kada tao. Bakit ko na koleksyon ko, no?
Dennis, di ma- gusto ko lang sa mga yung mga kaibigan. Ano? Oh. Apparently, napag-usapan na rin lang yung pagpapasaya ng ano, araw ng ibang tao, mga kaibigan. Ganyan din ang gusto gawin ng Smart. Oh. Smart wants everyone to experience the joy of the Smart Life with the Share the Joy Gadget Giveaway. Smart's giving away thousands of load or gadgets every day. It's a sure win of either gadget or load when you register to Smart Prepaid UCT promos. Smart Prepaid and Smart Bro Prepaid Big Bites 50. And form the word joy. Or get a chance to win when you renew or get a new Smart postpaid or Smart Bro plan. For more info, share a text Share Joy and send that to 238. For free, mga kaibigan, or go to smart.com.ph or visit Smart Store near you and share in the joy of the Smart Life. For Smart Postpaid and Smart Bro, promo runs until December 23, 2015 per DDIF, DEBS, speed permit number 12470 and 12424, series of 2015. For Smart Prepaid, promo runs until December 27, 2015 per DDIF, DEBS, speed permit number 12432, series of 2015. Galing ka, no? Ako rin ang sound effects. Pag ganun. At mga kaibigan, again, there's a fun run, mga kaibigan, supported, fully supported by my ACS family. Ang may handog sa atin ng Pride Barreta with Stainaway Formula. Mabuti ang labad at matagal. Matunaw ang Barreta. Ang bango-bango pa ng labada, mga kaibigan, at ng Shield Battle. Galit sa sakit at may malasakit. Ang galing ko doon. Ako doon, galing doon. Para sa sarili ko. Diba? Shield Battle. Tama't ganun. Okay, action! Shield Battle. Galit sa sakit at may malasakit. Handog ng ACS. Galing. Para ko talaga yun. And then, my ACS family, mga kaibigan, is in full support of the anong PNA tuloy? Nagkamali. PNA Fun Run, the first nurses run for life. PNA will have its first ever run for fun run, dubbed as the first nurses run for life on November 15. Ayun, Sabado na ba yan, Chard? Linggo. Linggo yan, ano? Run for life, mga kaibigan, now. At the GHQ grounds in Camp Aguinaldo, Quezon City, all nurses, nursing students, and all those who care for the nurses are invited to a morning of fun, wellness, and charity. Nurses Run for Life is for the benefit of the nurses needing medical and financial assistance, especially those with chronic conditions. Registration fees are as follows. 3K is $375,000, 5K is $475,000, and for 10K, it's 575 pesos pala dito. Ulitin ko lang, 3K is 375 pesos, 5K is 475 pesos, and 10K is 575 pesos. Student rate is 250 pesos, mga kaibigan, sa lahat ng categories, lahat ng distances. To register, you can go to this link, and http://bit.ly/PNAFunRun2015. For other details, you can also inquire over the number 536-1888 or 400-4430. Galing. And wait, there's more. If you call the next 30 minutes, we'll include your cousin, Tos. Ang gulo ko na. Ay, nako. Mamili tatagbo, Denise Venice, Jomar Manalaysay family, anak Rats ng Texas, ng kanta by Shirley Bailon. I love you. Asawa ko from Rick the Bouncer Bailon. At Marvin Bernadas ng Hagonoy, Bulacan. I love you from love. Magkukorni nyo. Magpapakakorni kayo, padaanan nyo pa sa akin. Sana sinolo nyo na lang. Ang dami pa kayo ng kalakutan ninyo. Ano kaya magandang kanta rito? Alam ko na. Love me for what I am. Hindi, ano? You got to love me for what I am. Huwag na pala. Ayan na, sige na. Tapos mag-unmarate tayo. I cried the tears. Diba? You wiped it dry. Pwede, pwede.
Tapos, parang lungkot to. Sana ngayong Pasko, di ba? Sana ngayong Pasko, ay magka-cellphone na ako. Ganun. Bili kang Cherry Mobile. Ay! Nakasagoy ako! Oh my God! Cherry Mobile! Go to www.cherrymobile.com.ph para malaman kung ano ang pinakamagandang panligalo kayong Pasko. www.cherrymobile.com.ph mga kaibigan, or facebook.com/cherrymobile or at Cherry Mobile PH on Twitter and Instagram mga kaibigan. Cherry Mobile, click tayo sa Cherry Mobile. Ang daldal ko eh, no? Ang sarap mong i-block. Oo, nahang kita. Block you. Block kita. Block you. Bakit? Di ba block mo naman kita? Hindi mo nagawang masama sa ito. Here's the music of Garen Carpenters, mga kaibigan, sa kanyang awiting Love Me For What I Am. If I am an elephant, then love me. Bakit ba? Teka lang po, pinipindot ko lang po yung ano po. Nilalad ko lang po yung kanta po para maganda po. Okay. Mga kaibigan, sa buong kapuluan ay ganap ng alas 10:59. Konti na lang, alas 11 na. Ay binabati ko lahat ng mga nilang mga kaibigan ha, na niloko, di ba? At ang sabi niya nung niloko siya, lintik lang, walang ganti. Hoy, bad yan! Sabi nga nila, di ba? Anong sabi nila, Chard? Sabi nila, pag binato ka ng bato, di ba? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ganun yun. Ganda nga, batuhin mo tinapay yung MY, san yung latay, malaki. Pampasalubong sa ordinsya. Nakakita ka na gano'ng lata. Tapos after maging lata, bigasan. Di ba? Kamis yun yun. Gusto ko yung biskuit-biskuit lang, no? Ay, no. Alam nyo ba kanta lintik na pag-ibig yan? Lintik na pag-ibig. Alam mo yung chai? Gusto ko tuloy bigla ang Brown Man Revival. No? Kapitbahay ko yun sa Andate Fairview. Si Bon ng Moonstar 88. Tsaka yung naka-dreadlocks. Yung ba tawag doon? Doon sa Brown Man Revival, doon. Sa bintana ko, pag dungo mo, bintuan nila. Si Boy, hello nga pala kay Bon ng Moonstar 88. Maligaya ang pakikinig po. Hi, Papa Bon! Hello! Hello! Di man lang, goodbye lang. May caller tayo, mga kaibigan, ha? Hello? Hello po. Si Ann ng Manila. Hi, Ann. Hello po, sir. Hello. Hello po. Hello. Hello po. Is it me you're looking for? I can see it. Naririnig niyo po ba ako? Oo, di lang kita pinapansin. May mga ganyan talaga, mga kaibigan, yung naririnig ka na nila. Diba, alam na hindi ka pa rin pinapansin. Halimbawa, pag sa mga jeep, bababa ka, diba? Ikakabaw, kakahinto-hinto lang ng jeep. Tapos, pwede ka na masabay bumaba, hindi ka pa rin bumaba kasi gusto mo door-to-door. Pag bumara ka, hindi ka pansin ng driver, diba? Diba na? Sabi mo na ate mo eh, hindi taxi yan, jeep yan, uy. Anyways, Ann ng Manila, tama? Yes, sir. Nasa Apo. Malate ka kamo kanina? Opo. Anong ginagawa mo sa Malate? Nag-work po ako. Anong work mo? Accounting staff po. Ano na? Accounting staff po. Accounting staff. Alright. Opo. Sige. Ann? Yes, po. Anong probinsya mo? Isabela po. Ooh! Ilocana! When? Anay! Puso! Anay! Ay, alam niya! Anay! Anay! Nasakit!
Launay. Dali, dali mo. Dinggem. Inyak. Ano? Panalan. Kakaasya. Ama idasay. Galing. Ayang dong-dong wen. Dong dong wen. Dong dong wen kanto. Unay unay. Sige, dali. Nakalimutan ko na. Indayunen. Diba yun? Kanto idisinamay. Tol-tolo din kanto. Tama ba? Aba, aba. Paano nga ba yun? Eh, hinahap ko yung lyrics yan. Dong-dong when kanto ay unay. Dapat may vibrato. Unay. Nauuna po yung... Hindi. Oh, tama. Sa atin, nauuna yung... Vibrato. Yung vibrato ba yun? Oo. Oh. Tol-tolo din kanto. Ano ba alam mo, Ilocanos? Naglimis si Ara kanto yun. Kailan na lang yan eh, di ba? Apo. Kailan na lang yan. Oh. Manang biday. Manang biday, ilokat mo man. Tabintanang ikalumbabang. Takita egtakin ayaw amay. Mataya kuno di nakasyan. Ganda na. O naranyag niya bulan naman. Sino ka ang labas-labas? Daytoy puso kagay ayamam. Ang mga ruda balasama. Sabong nilir yu di pa'y nagokras. O naranyag niya bulan naman mo? O naranyag ang bulan. Yan. Toy puso it dingay. Di ba sang-sangit yun? Ay, o naranyag a bulan, on-onoy ko, hindi nga. Dahita, naslag nga silaw mo. Di ka kapaidam. Oo, medyo nakakalimutan ko na po eh. Alam mo, hoy, huwag kang maingay! Hindi! Kita ka nakausap dyan! Hindi ka kasali dito! Wait lang ha, ay, Ann! Wait lang, nakikinig yung ninong kong pogi. Ninong Dr. Joel Mendez of Mendez wow. Medical Group. Sabi niya, nakabati mo naman sila Alvin Paragisuan, JM Saikuan, Ine Kubakob, yan ha? Joanne Sudlon, ano to, Mikoy? Makoy to Ruiz. And Alia Angeles, maligayang pakikinig. Ninong Dr. Joel Mendez, maligayang pakikinig po. Ano bang alam mo kanta Ilocano? Ano? Nakalimutan ko na kay iba eh. Alam mo yung kanta ng ano? Yung kanta ng ano? Kanta ng Shakul. Shakul? Shakul yan. Sabi nila sa atin, Shakul. Ate? Apo. Sabi mo sa kasama mo, isa pang makialam siya sa usapan natin, bababa ko yung phone. Huwag ka mo siya makulit. Uy, tawa na daw. Kasi pag tawag din siya ka mo, para siya naman kulitin ko. Opo. Na-excite lang po sila kasi ano, kanina pa po kami tumatawag. Ano pa yung ano, anong alam ko, nawala tuloy ako ng kaka. Makapasuron siya. Yung shakol po, yung sinasabi. Padating tong-tong-tong, gusto mo na ulit na yun. Supaya? Mga babae, nag-raman siya ako. Mga babae? Hindi lang, tal-tal na, hindi lang, igalo, magbagi na dyan ko ha. Punti sa bahay. Tal-tal na eh. Ingay-ingay. Huwag ka mo siya maingay, bababa ako ito ate. Pa? Huwag siya ka mo. Sige po, bihin po sila. Kaya mo sa kanya, masungit yung DJ kasi cute, ganun. Sige po. Ano kasi sabi ko? Nawala tuloy ako. Nabusit ako bigla. Uy, huwag mo kayo mababisit. O di hindi na pala. Okay, binabawi ka na. Yung pong shakol sinasabi nyo. Yung? Shakol. Ay, shakol. Yung ano, yung bakit ba?
Bakit ba? Oh, sa amin pelta ano namin yung basol ba? Ay, bakit? Basol. Basol, kasalanan po, diba? Oh, basol. Apo. Basol, basol ba? Iniiwan ka. Sorry, ang korde ng mga tropa namin. Pasensya na ho, ha? Pasensya na. Sige na, ano, Ayn? Ikaw ay napatawag kasi... Gusto ko lang po magpasalamat sa lalaking patuloy pa rin po akong minamahal. Wala na, bukas lang yung ano deadline. Wala na. May cut off pa. Ano, asawa to, boyfriend? Magiging asawa po. Yee, dong, dong, well, nando! Unay, unay! In the union kanto! Ah. Di ba tama? Tama po. Meron po kasi minsan uy yun eh. Uy, mga ganun. Ito yun, pakinggan mo. Wait lang. Dong, dong, yeah, well. Happy Fiesta! Ding dong wen kanto una in the union kanto itis na mai talo den kanto na lumamay. Gina nga, asan yung lalaki niya ngayon? Nasa Makati po. Nakikinig siya? Oo po. Ano ang dimsong nyo? Ano ba? Ano ang dimsong nyo? Ano po, mahal kita. Ano, maging sino ka man po? Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Yan. Di ba? Apa yan, apa. Matipid sa una magastos pag tumakas. Ay! Tapos yun ulitan mo. Mali ba? Oh, game. Gusto mo Ilocano song? Sige po. Okay. Kaya po bahala. Basta po yung katutawa niyo. Bakit love life po ito? Bakit ako matutuwa? Eh, ganyan po. Fan niyo po ako eh. Oh, game. Try ko lang. Sige po. Okay. Ano pangalan niya? JB po. Greg. Okay. Hindi ka muna. Nakakamiss ang Ilocano. Alam ko, I'm sure kahit yung mga hindi Ilocano, kahit yung mga Bisaya, Cebuano, Ilonggo. Di ba, pag matagal hindi nakauwi, pag may nakausap ko ang katagal sa inyo, sarap makipag-usap, di ba? Oo nga po eh. Relate na relate. Papuloy na lang ako ng, ano ba, matagal na ba kayo mag-jowa niyan? Opo, bali po, may anak na po kami. Gano'ng katagal na kayong ano, mag-jowa? 6 years na po. Kasal na, hindi pa? 6 years na. Sa March po, official. Uy! In advance, congratulations sa inyo dalawa. Thank you po. Ay, nako. May good luck sa inyo dalawa, ha? Opo. Punta po kayo, saan makapunta po kayo? Saan? Sa Isabela po, yung venue. Wow! Kung mag-iya ka, parang kabilang kanto lang. Di ba? Malay mo nga, di ba? Naman po. Malay mo, di ba? Opo. Eh, nakisalo nga po kayo sa kanta. Eh, kasalo din po ako. Oh, sige, manong bat ka? Hindi makakal niya. Ay, nako. Sige, maraming salamat, ha? Opo. Maraming salamat, salamat sa pagtawag. Opo. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. God bless. Opo. Salamat din po. Kahit sa inyo din po. Alright. Bye-bye. Bye-bye. Mga kaibigan, si Anne ng Manila. Don't go breaking my heart. No, don't go breaking my heart. Ay, nako.
kanina umaga, nagpunta ko sa kusina, kakita kong puwit. Hindi puwit ng kaldero, ano ba? Wala lang. Gusto ko lang kumira sa inyo. Bakit? Ay, naka. Ay, ay, ay. Sabi ni Miss Des, oh. Hello, Papa Jack. Hello, sir. Feeling awesome. Pan-Pacers, nagdi-dinner ngayon. Ano bang Pan-Pacers yan? Paano kalokohan yan, ha, kayo? Uy, pabati naman daw si Kuya Fidel Narvaez, Ate Michelle, Tito Romy, pat na rin si Dudes Provido at James Tadeo. Maligayang pakikinig po. Pabati naman, Pops. Memory. Ano daw? Angelo Princess Josh. Yape ba ito? Or Yape Logan, Darla Lala, Kuya Jeff, Kuya Boy, Obama, Ashley Monica, Joanne, Cristel, Ronaline of Pag-asa, National High School, ang honoris. Don't go breaking my heart. El Guapo Macho, please. Greet ka, Colonel Vargas, Commanding Officer ng Philippine Air Force, Reserve Force, at sa mga classmate ko sa class 2015 sa Philippine Air Force, Reserve Force, lalo na kay First Lieutenant Tristan de los Reyes, sa aming Executive Officer from Tommy Tambay ng Love Radio Zamboanga. Don't go breaking my heart. Sabi niyo, do not kid yourself. A conflict is never about the surface issue. It's about one's unsaid, untreated, and unhealed wounds. Niniwala ba kayo doon? Pasahin niyo nga ulit. Do not kid yourself. Ano yun? Do not kid. Huwag nung batain sa riyos. Miro lang. Do not kid yourself. A conflict is never about the surface issue. Naniniwala ako dyan, mga kaibigan. Oh, go to the root of the problem. Ganoon. O nga! Ay, nako. Yung mga nilalang mga kaibigan na nakaantabay sa atin, hello po sa inyo lahat. Maligayang pakikinig po. Mahilig ba kayo sa mga life hacks? Diba? Mahilig ba kayo doon? Diba? Halimbawa, bumili ka ng shoes. Alam mo, shoes na to ay magandang shoes. Pero alam mo na nung binili mo itong shoes na to, di ba pa nag-mall ka, meron ka 10 mga kasalubong na pare-parehas kayo. Diba? O, life hack, mga may iba ka lang, bili ka ng ibang cordon. Diba? O, lace, tama. Palitan mo yung cordon. Magkasalubong man kayo, parehas kayo ng sapatos, mas maganda yun sa'yo. Diba? Totoo nga! Ang tawag yan, life hacks, mga kaibigan. Oo. Yung kumbaga, it's a work around things para kung hindi man dumali, gumanda. Diba nang hindi gaano nahihirapan ikaw? Oo! Halimbawa, masakit ulo mo. Oh yan. Severe headache, toothache. Ano ba ba? Dysmenorrhea. Diba ang dysmenorrhea sa mga girls yan? Oh, Alaksan FR. Oo nga, kaya ang lahat ng body pains. Alaksan FR. I'm not kidding, like you know. Alaksan FR nga, para hindi na kung ano-anong iniinom mo. Pwede itong babae, pwede itong lalaki. Oo. Sakit ng kasukasuhan, dulot ng trangkaso. Sakit ng ulo. Diba? Yung may kinatapos kang ano, report, masakit ulo mo. O, para mawala yan, Alaksan FR. Dysmenorrhea. Diba? Oo. Yung nilalamin ka ng boyfriend mo, mahihint lagi ulo mo. Hindi ko alam, sakit ganyan ka. O, Alaksan FR. Diba kaya ang lahat ng klase ng body pains? Hola! 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 Bakit ba? Alang! Magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Kayo ba'y nagagala? Mga kaibigan, ngayon po ay gabi ng
Wednesday, 11th of November. Sa ano, sa mga nakaantabay sa atin, sa Ibayong Dagat. Hello po! Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Thank you very much, ha? Natawa ako sa post ng anak ko. Teka lang. Sabi niya, ang bogey daw ni Kevin ng Backstreet Boys. Ano ba yan? Sabi ko, mas bogey pa sa akin. Tapos, ang napakagalang naman ang pagkakasagot ng anak ko sa akin. Oo. Hindi naman gaanong ano, halata. Oo. Sabi lang niya, ano, hindi naman dada, mas matangos lang ng ilong niya tsaka hindi siya masyadong exposed sa araw. Ha ha ha. Parang nilaik yata ako dun, ha. Ay naka mga kaibigan, 12 minutos na lang ay alas 12 na. Kuya ko maaga. Wala lang, gusto ko lang. Walang makakapigil sa akin. Mag-caller tayo mga kaibigan, si Arnold ng Caloocan. Hello Arnold. Yes Papa Jack, nagiging. Ay. Hello. Hello, hello Papa Jack. Ang gina, ayan. Pakilakas. Good evening. Arnold ng Caloocan. Saka sa Caloocan, Pabs? Bali, Upper Caloocan po ito. Sa Novaville. Ay, sa may Quirino Highway. SM Homes po. Sa may Quirino Highway. Opo, opo. Ah, okay. Anyways, at 31, anong ginagawa sa buhay, Pabs? Nagtatrabaho po ako ngayon. Diyan lang malapit sa... Parang pa yung ginikit mo sa labi yung phone mo ilayo? Nagtatrabaho po ako, Papa Jack. Saan? Sa isang bangko po. Ah, ano ka dun? Po. Ano ka dun? Messenger po. Messenger. Ay, trabaho mo, delikado yan. Nga po eh, kasi parang parito. Pera lagi dala mo, di ba? Minsan po. Minsan. May mga pagkakataon bang na-tempt kang ano, mag-merienda, ganun? Ano naman po, pag ano, sobrang gutom na. Ipang merienda yung dala mong pera? Eh, hindi po. sarili ko po, syempre. Syempre, di ba? Huwag mong gagawin niyo, loko. Oo, di ba? Kumbaga doon masasubok yung integridad. Di ba? Integridad sa trabaho. Di ba? Hindi lang puro pakyut, integridad. Pogi, ganun. Hindi lang puro ganun. Na? Opo. Yan. Anyways, Arnold, ano ang paglilingkod ko sa'yo ngayon? Medyo mabigat po kasi ang dinadala mo. Kung lalakasan mo, baka pa pwedeng gumaan yan. Kung hindi, eh, anong, ipapapray na lang. Diyos. Idikit mo sa lang, may layo. Medyo malaki po ang problema ko ngayon. Ilang inches yan? Kanina po kasi. Ano ba yan? Hindi ka mabiro. Kanina po kasi hindi ko. Pinatuloy mo na. Yung hinahanap kong tao sa Facebook, hindi ko ma-search. Ayan ang problema mo. O eh ngayon, naisip ko, ano kaya kung si Papa Jack ang mag-search? Baka sakaling. Teka lang. Sino ba tong taong hinahanap mo kasi? Ano po eh, asawa ko po. Bakit mo hinahanap? Misplaced mo, paano? Ay, hindi naman po. Bali, nagkaroon po kami ng tampuhan. Kailan pa kayo nagkaroon tampuhan? Nasa 1 week na po eh. Awan, tapos umalis sa bahay niyo, ganun? Po. Umalis sa bahay ninyo? Hindi na po siya bumalik eh. Anong tampuhan na nangyari? Ang bali po kasi paggising namin ng anak ko, wala na siya. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Hindi, ano nga pinagtampuhan? Gano'ng katagal kayo mag-asawa, by the way? Kinasal po kami noong 2011. Noong 2011? Opo. Okay. Tapos, last week lang po nangyari. Okay. Ano ang pinagtampuhan ninyo? Ano ang naging dahilan ng iyong tampuhan? Bali po, gusto niyang magtrabaho sa abroad. Hmm. Eh,
hindi mo pinayagan? Hindi po ako sangayon kasi maliit pa yung anak namin. So, gaaway kayo? Ganun na nga. Hindi naman po gaanong away. Parang ano lang, normal. Ano lang, medyo. O tapos, ito ba yung first time niya na gano'n? Nagaan sa balutan, umalis? Napagtaasan ko po siya ng boses. Bali, hindi naman po kami gano'ng... Hindi kami nag-away ng toto. Ano ang sinabi mo nung napagtaasan mo siya ng boses? Yun ang tanong. Galing po ako sa trabaho nun. Pagod, sobrang pagod. Nung gabi. Tapos sabi ko, pupunta kami ng SM, ganyan. And then, bigla siyang tahimik. Ang pinag-aawayan niyo kasi, di ba yung pagpunta niya ng abroad? Opo. Okay, di ba napagtaasan mo siya kamo ng boses? Ano yung sinabi mo nung nagtaas ka ng boses? Yun ang gusto kong malano. Kasi ate tuloy, Arnold, kung nagtaas ka ng boses sa kanya at sinabi mo sa kanya ang sexy niya, hindi maglalayas yan. Ano po kasi hindi? Ay, galit ka pa, di ba? Walang yakang! Ang ganda mo! Pag, di ba? Pag yun sila... Yung away namin, mahid lang. Ande, ano nga, Brad? Wow! Hoy! Ano nga sinabi mo? Hindi mo ako sinasagot. Ano nga sinabi mo sa kanya nagtaas ka ng boses? Tumahimik ka nga, sabi ko. Hindi pwede, sabi ko. Nasaan siya noon? Nasaan kayo? Sa SM kayo noon? Sa bahay. Ah, okay. Sabi ko, alam mo, Lakasan mo yung boss, Brad, ano ba? Lakasan mo na, sige, dali yan para mahanap natin siya, baka mamaya. Medyo matampuhin po kasi siya eh. Oh. Sobrang, ayun po yung matinding kainaan niya. Sabi mo, shut up, parang ganon, tumihimik ka nga, ganon. Oh. Parang, medyo, nagdabog na ako. Alright. Solution. Okay. Umiyak siya. Tapos? Yun, ginabukasan, pag-ising namin anak ko, wala na siya. Hanggang ngayon, hindi ko siya mahanap. Okay. Kasi naka-block na yung mga... Sa nanay niya, gano'n, wala? Wala rin po eh. Wala po akong idea kasi lahat ng number niya. Hindi na makontak, yung Facebook naka-block na. Wala siya kang mag-anak na pupuntahan, gano'n? Ang iniisip ko po baka tuluyan ng mag-abroad kasi... Brad, hindi naman siya makakapag-abroad ka agad. Hindi po. May passport na po siya. Ba't siya nakakuha ang passport? Ha po? Kailan siya kumuha ang passport? Hindi ko po, hindi niya pinapaalam sa akin. Yun din po pala isa pinagawain namin. Yung passport na nakita ko. Tapos yun, kinukuha ko. Kaya niyang ibigay. Hindi. And then yun. Tapos, yun na yun. Hindi ko maintindihan eh. Bali, ang purpose ko lang naman kaya tumawag ako sa inyo. Baka para manawagan. Hindi po. Alam kong nakikinig siya kasi lagi siya nakikinig. Kaya ka para manawagan? Para may paabot sa kanya? Ano ba? Opo. Kala ko ba hindi? Nay, ang gulo kausap niya ito. Taka lang, nasaan naman ka mag-anak niya? Hindi nga rin po nila alam eh. May tanong ako sa'yo ha, at maging honest ka sa akin ha. Alright. Siya ba hindi mo pinapayagan dahil yung anak nyo ay maliit pa o talagang ayaw mo lang at pinapaasa mo lang siya na makakalis siya kapag malaki na yung bata? Hindi po. So okay sa'yo na umalis siya. Basta wag lang muna ngayon. Kasi yun ang pinaparamdam mo sa kanya. Yun ang banggit mo kanina kasi maliit pa yung anak namin. So ibig sabihin, pag lumaki yung anak nyo, papayagan mo dapat siya kasi yun ang sinabi mo. Depende po. Nasa pag-uusap. Yun ang Brad. Kasi baka mamaya sa pakiramdam niya, di ba,
Sa pakiramdam niya, sinabihan mo lang siyang ayaw mo nang hindi mo siya, nang hindi mo tinitignan kung saan nanggagaling yung sinasabi niya. Opo. Baka yun. Yan sinasabi ko. Baka mamaya, para sa kanya, hindi man lang niya tinignan, iniisip kung ano yung gusto kong sabihin, gusto anong gawin bilang tao. Basta ayaw lang niya. O kasi sabi mo kanina, kasi maliit pa yung anak namin. Ibig ba sabihin, kapag lumaki na yung bata, papayagan mo na siya? Depende po. O, di niloloko mo siya. Pag-uusap. Yun ang pinupunto ko. Eh, di ibig sabihin, niloloko mo siya. Diba? Kasi kung sinabi mo na pag... Kasi ang dahilan, maliit yung bata, lalaki yung bata eh. O, di ibig sabihin nun, kaya... Mali yung ginawa niya paglalayas, ano? Mali yun, ano? Pero baka nararamdaman niya, di ba, na yung pagsasabi mo ng maliit pa yung bata ay pasakomplemento. Alam mo ibig sabihin ng pasakomplemento? Ay, alam ibig sabihin nun? Pasakomplemento? Hindi po masyado. Ako rin, hindi sure eh. Pero yan po. Masabi-sabi lang. For compliance, yun yun. Para lang may masagot ka sa kanya. Diba? Yan ang term na gamit ng nanay ko sa akin lagi, pasakomplemento. Baka yun, kaya naglumaya siya. Mali yung ginawa niya, ano? Pero, paano ngayon, mananawagan tayo, balik siya. Eh kung ang mararamdaman niya, pagbalik niya, ay hindi mo rin siya papakinggan ulit, eh maglalayas lang ulit yan, umpisahan na niya eh. Diba? Papa, ganito na lang po siguro. Paano? Eh, nasa pag-uusap na lang. Pag-usapan na lang namin ng... Yan yung sinasabi ko. Yan po yung gusto kong niya. Ano ang kondisyon mo kung sakasakali? Para marinig na niya, kung nakikinig siya. Ang pangalan niyo po kasi si ano eh. Hindi, anong kondisyon mo para payagan siya, si Rose? Ha? Basta yun, pag siguro papayagan niyo siya kung matured na yung anak namin. O so, hindi pa sure siguro? Opo. Nasa pag-uusap pa rin po. Well, para si... brother, ganito, ano? Ikaw yung asawa niyan, ano? At syempre, wala namang karapatan kahit sino pang himasukan yung desisyon mo bilang padre pamilya. Opo. Para sa inyong dalawa. Kahit ako, tinatanong ko lang para kasi baka alam niya. Kasi baka mamaya nag-aanda siyang desisyon. Ayaw mo kong payagan ngayon. Sinasabi mo sa akin, pag lumaki yung anak natin, yun din ang binigyan mo sa impresyon kanina. Totoo ba talaga yan? Kasi baka mamaya, pinapaasa mo lang ako. Baka yung tao, Brad, baka may gusto marating sa buhay ang hindi mo iniintindi. Di ba? You just brush it off ng... May ganyan eh. Siguro ganun. Di ba yung mahinihingi yung tao sa'yo? Di ba? Yung baga meron siyang ipinapakiusap, meron naman siyang pinanggagalingan. Meron naman siyang pinagugutan. Di ba? Naka-design ka lang na... Baka naghahanap lang to ng ano, ng mahihiling niya, kahit pwede namang eto na lang yung meron kami, eto na lang pagtiyagaan. Pero hindi mo na lang inisip na pwede. Hindi mo inisip na yung taong humihingi sa'yo ng something o may pinapakiusap, may pinanggagalingan. Diba? Kasi mayabang ka lang talaga dahil ikaw yung lalaki, ganon. Kasi pinagtaasan mo siya ng boses, diba? Hindi mo siya pinalayas. Wala kang sinabi sa kanyang malis ka, gano'n. Siguro, ano lang, kulang lang ng mabuting pag-uusap at saka ayun yun. Unawa. Sige, ngayon, ano? Para maninig niya kung nakikinig siya ngayon, ano ba kasi talaga yung posisyon mo sa hinihiling niya sa'yo? Ayan, o. Sige, anong pangalan niya, Brad? She's Roseanne. Roseanne. Yes. Sige, sana umuwi na siya, ano? Nasa Las Piñas yata siya ngayon doon. Paano mo alam? Before nabanggit niya na baka bumalik siya doon or hindi ko alam. Basta yun lang ang tinatakbuhan niya. Pero hindi ko alam puntahan. Hindi ko alam yung lugar. Sino ang pinupuntahan niya sa Las Piñas? Kaibigan niya, kababata niya yun. Sige, dali. Ano team song niyo? Team song po. Oh, parang ganun na nga. Ano nga? O, nang bahala. Opo. Sige. Ano po ba ang... Ako nang bahala, Brad. Opo. Maganda to, promise. Mahal pa ba siya?
Siyempre naman po. Oh, tanda mo ha, mag... Okay? Maglalambing ka ngayon sa ere. Baka mamaya makipag-away ka. Hindi uuwi lalo yan. Opo. Okay? Nang no. Tapos pasigaw bang sabihin sa kanya. Diba? Hindi nasaktan mo yun. Oo nga po eh. Kumbaga, pinahindian mo na, sinigawan mo pa. Eh kung hinindian mo siya, pero sa ginawa mo sa pinakamalambing na parami kasamang bouquet, aglayas kaya siya? Malamang hindi, tama? Tama po. Oo, yabang ang dating yan, Brad. Yabang yan. Kahambugan yan. Oo, hambog mga ganyan. Hindi naman po, medyo lang. Tinibigan mo eh. Tama ngayon sabi ko. Alam mo yung sabi ko? Opo. Ano ba yan? Ba't mo alam? Ano ba yan? Paano po kaya yan, Papa Jack? Anong... Hindi ako, mananawagan ako kay Rose Ann. Ah, Brad, ano? Papayan niyo sa... Away mag-asawa ito, ano? Away mag-asawa. Sana, umuwi na siya, ano? Tama, di ba? Yung importansya ng tao, nare-realize natin kapag wala siya. Yun po yung pinaka-the best. Brad... Pwede bang, ano? Mag-hello yung baby ko para marinig niya? Oh, bakit naman hindi? Kung makakatulong ako sa'yo. Sabi... Say hello to Mama. Mama, balik ka na. Mama, balik ka na. Ay. Please. Diba, kawawa ako. Walang mag-alaga. Huwag mo sa... Ano? Huwag mo sabihin. Kawawa ako. Wala akong mag-alaga sa akin. Wala na. Sabi na. Okay. Ginamit yung bata, ano? Pero I'm sure madudurog ang puso ng nanay dyan. Ano na lang, Mama, I love you, I miss you, love. Wag na yung Brad yung... Wag, kasi magiging bias yung decision niya eh. Mali yung ginawa niyang paglalayas, ano? Opo, pero gusto natin... Po siguro talagang... Kung makikiusap ako sa kanya na... Hindi mo na kami sa sisigawa, ano? Sabi mo sa kanya ngayon dali, para pag nakikinig siya. Kung nakikinig ka man, Mami... Bumalik ka na lang. Pag-usapan natin ng maayos yan. Masa na hindi ko sisigawan? Pagkakaunawaan. Natin. Kung nagkamali man ako. Oh, yeah. Oh, teka lang. Patawarin. Mali yan. Kung nagkamali man ako, alam mo na nagkamali ka kung pa. Kung, dapat walang kung tama. Tama, o. Alam kong may mali ako. Kaya sana, yun lang gusto ko, bumalik ka na para pag-usapan ulit natin at maayos yung ano yung problema natin. Sorry ka na. Kasi, hindi rin tayo matatahimik sa isa't isa. Alam kong hindi ka makatulog ngayon.